7:20 a.m. Today is June 24, 2022. Here is your host, Pabrini XD, part 1 sa ato Mari Kent. This is series atong Marvin Ray Vlog na ako diri as may magsaysay park karong bunta. Good morning, guys. Tanggas ako face mask. Mag magic slate advance muna tayo ngayon. Na late ko, guys. Magtanggal sa akong sapatos kay kung dili ko maglisod o create og art dedication. So kuan, guys, hello, good morning, how are you? Actually kuan, na delay ko, guys. So kuan ang oras ato karon, 7:21 a.m. na pagmuli ko sa balay, di na lang sa siguro ko mag-upload og YouTube vlogs, Mari Kent edition. 4 farts ta karon. Unya na lang ko mag-upload. Ambot, unyang gabi yata. Basta I think ma-survive na ko ni tanan. So ma-handle na ko ni, guys. Ma-handle na ko ni tanan. Lalo na gi-dream na ako magkaroon ng 12,000 vlogs. No, milestone bago molingkod si President BBM. So mo na nasa una-una na ako, gusto na ako siya tinuuron. So I have to make it sure na hindi ako magfi-fail. So kuan, guys, dagan pa kong plano. And kana ganing gusto na kong palit og bagong sanina. Cross up na may tabo eh. I think kung dili kaya this week, next week na lang. Kaya lang kagasto ko kwarta, kagasto ko kagabi eh. Total of 98 pesos. Umanan ta sa evening edition ato kagabi eh. So pag uman sa evening edition, napagyapon si Mari Kent ato na time. Kaya lang sa angkulbal nunuktok mandritso si Mari Kent na trauma. Dili siya ganahan sa nature, sa ugali ni angkulbal. Kay gisipa manggod niya si Mari Kent. Oo. Kay si Mari Kent ni-attach manggod siyang kulbal. Okay lang mag-uman. Para magpasiksi ka niya, mag-jacket lang ka. O yan, wala na yun. Mag-albahan lang ka. O, pero yan, jacket puro ka nang ito. Ano, mag-jacket. By the way, guys, nako i-share sa inyo, dirigod na nga ang mga Zumba dancers, color green ang ilang suot. Pero uan, dili man yata, dili man gina sa green ang ilang ginasuot. Majority ka ng neon green man nila karon. Dili siya green kundi neon green, majority sila ang suot karon sa nina. Di na ko gusto i-share kay awkward, ma-awkward ko ba kay Mari Kent edition man ni. Paske sayo kay kung nag-Mari Kent edition kay kasi alam niyo na wala na gud ko oras kung mag 6 parts sa unyang hapon na patay. Wala gud ko oras, guys, nya unsaon ako pag-balance og oras. Unsaon ako kana ganing napaka nang time gay nimo nga mag-upload pag magic slate advance pictures, di ba? Ala patay, wala na ko ni na ex man ako ni diretso. Kalimot ko ba?
So kuan guys, tama ang desisyon nako karon na dili sa kung mag-upload sa YouTube. Kay kung mag-upload ko, problema na to ani is oo, oras niya akong mama. Masige nagdali sa kuha. Pero kung siya akong padidalion, kung ako lang ang sige padidalion, murag wala lang yun sa iya ha. Di siya masunod sa kuha. Weird. Diba? So, I understand na natunan na sad na ako na na-master na ako ang kuan when it comes to adjustments. Na-adjust na ako ang ugali sa kong mama. So, I have to accept the reality na unsay naa sa batasan sa kong mama. Dako siyang epekto sa interaction na mong duha. 1,140 total number of Magic Slate Advanced Pictures and Art Dedication para kay Marikin Caron Buntag. Kuan guys, 6 days to go before ang actual na to nga kanang gingon na tong bagong presidente. So maingon na ako, excited na po kaayo ko. Kay di ba ningon ko sa inyo ha na sige kong trash talk against sa BBM supporters, but I have to promise myself na kailangan na ako na siya iundang. Kailangan ako na undangon ng inganang klaseng habit. Kay, oo, tama naman po nag-ingon nila. Kailangan na to, dawato ng kamatuoran na naanatay presidente, nanay majority votes. So, imposible maingon tanga ng daya sa BBM karong election 2022. So, we have to accept. Lalo na sa mga side sa kakampings. Pero para sa kuha, I wanna embrace change. Ako gusto na ako pagbabago, lalo na sa amo ang ano community. Actually, gusto na ako magkaroon ng tunay na pagbabago. Actually, gusto ko magpagupit. Oo. Gusto na ako sa June 30 may tabo. Pero kailangan ako timbang-timbangon ang oras. Pwede li ko gusto pagupit kanang skinhead. Di na ko ganahan ana. Pero para sa kuha guys, okay man yung sa kuha. Okay pa mang giyapon sa kuha karon ng buhok na ko karon. Eh, murag mas attractive kay ko sa kaya lang na, I may tend to be indecisive kung magpagupit ba ko karon. You know? Gusto ko magpagupit sa June 29. So, I don't know if desidido na baka ayoko magpagupit. Kaya kung tanahong nimo ako ang buhok, okay man siya. Wala man siya problema. Ganahan ko. Tag-as. Dagan kaya kung dapat matunan, lalo na bago na itong presidente, dagan ko dapat i-experience. Isipo ni mo guys, sa panahon ni Duterte. Sige ko expect na gusto na ako magkaroon ng new friends. Kaya lang, masig sa Facebook or sa personal, it seems like lahit mong kasi panahon ni Duterte karon eh. So, sige ko asa, maski panahon pa sa unang pre-COVID, nakaundang pa mga ikog eskwela ato na time, di ba? 2019 and then 2020. Oo. So good sa school year.
pagka school year 2021, decidido na ako na mag-enroll. Swerte lang po kayo ko, kaya nga no, online class, jud kaayo may hangtod sa April. Pagka Mayo, hangtod sa early days of June, balik namin sa online class, lalo na sa major subjects. Kulbaan gani ko aning, kini ganing face-to-face, nakulbaan jud ko sa ang classroom, skwilahan na mo. Mas maayo pa gani, ako gusto na ako magbalhinog lang skwilahan kay nga no, kulbaan gug ko sa Samson. Kung sabi nakakulba sa Samson, kanang dili siya crowded na eskwilahan. Ako, oo, I may tend to be choosy. Masig, kung sa paiingon ninyo sa ako, basta maumanay na ramdaman na ako karon na dili ko komportable. Basta, mas gusto na ako kanang dagan-dagan o students, di ba, sa college university or college school. So, kung ako sa ako na point, kung dito gyapon ko sa Samson pagka second year, walay progress ang ugali na ako. I may tend to be shy still. Walay mabago sa akong pagkatao. So, ambot lang lagi ko. Okay, basta ko UM. Basta gusto na ako kanang crowded. Kay ang major subjects, oo, nako. So, ang total number of students sa actual na mo nga klase, major subjects, pila lang may total average of 13 sa Zoom class, including si Sir Michael Bolo. So, sabihin natin 12 lang may ka-students. O, di ba? So, nakulbaan ko, pag mag-second year, ingani gihapon, gamay lang gihapon mi kaayo, di na lang siguro ako mag-Samson. Ako gusto lagi na ako, na-experience yun na ako. Tapos napagi maestra na mo diha sa Samson na maldita kaayo. And, dili na siya mag-work sa panahon karon pagiging maldita. Do not be strict like that. Kay dili siya attractive sa sa ka-generation na ako. Mm-mm. So, lagantag preparations. Lalo na bago ang presidente, bago na yun ang atong era. Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, former president, dili siya kapsing parehas sa kanagining vibe during sa time ni Pinoy. And sa time ni Pinoy, everything has freedom. Sometimes uncontrollable na klaseng freedom. Sagdan, everything is naay pasagdan mode, di ba? Kung na-feel ninyo ang life sa panahon ni Pinoy. Pero sa panahon ni Duterte, it was totally opposite. Naakay freedom sa panahon ni Duterte, but you have to discipline yourself. You have to normalize your personality. Dagan kong na-encounter na mga tao, lalo na ang mga, kanaganing mga lalaki, di ba? Or maski makakita lang kag mga lalaki sa YouTube. Kana ganing ilahang lawa silang itsura, mura ganing gangster. Laan sila gangster. Pero, motoy mong pagtuo, gangster sila. Pero actually, dili na sila ingato. Kung ex-gangster sila sa panahon sa ano, di pa sa Duterte presidente, during sa panahon ni Duterte, normal na gutiyay lang personalidad. And na-witness na ako sa batasan sa akong classmate, ex-classmate na ako, katong 2017, nakita may 2017, classmate na ako na sa katong
grade 8 2013 school year 2013 to 2014 si Romel Salinas. Kita mi ana lang na matrauma ko siya ang ugali ba kay bully kay na siya nga classmate. Pero pagka 2017 the month of June nakita mi. So it seems like ako ang pakiramdam mura mag nalahi na mura lahi na gid nako ang impression sa akong former classmate kay na murag normal na siya na pagkatao. Murag dili na ko siya ma di ko katuo. Isod siya katuuhan. Diba? So dako ang epekto sa panahon ni Duterte. Pero sa panahon ni Marcos ato na gyud ning tan-awon. So unta wala na untay mag against kay Marcos. Ako, grabe kay ako ang pag-against sa iya ha. Kay ang pinag-usapan nato diri Gen Z. So syempre ang among generation we are a generation of multiculturalism and also morning generation namo nga naay positivity vibes or positive thinking. Oo. Group of generation. So sa panahon sa amahan ni President-elect Bongbong Marcos, para sa ko, dili siya kaparehas sa panahon o 2010s era and early 2020s. Di siya kaparehas. Ma-feel man na ako. Masigmutan ako ka sa ano, katong martial law nga declaration. Tanawan naman sa YouTube, martial law declaration ni FEM Senior. Oo, lahi kahit ito siya na time. Black and white ang video. Ang imuang vibe ato, ano lang, murag feeling ni mo blanco kay dili siya related sa panahon atong 2010s o karon 2020, early 2020s. So, kuan guys, daghan sa amo ang generation Gen Z ay against kay BBM. Nayoba na trauma kay oo, isipon nimo guys. Gipang patay, gipang torture, 70,000 total victims. Isa manggoy dili mahadlok ana. Ako sa una from October 25 to February 3. Okay? October 25 last year up to February 3 this year I am totally devoted kay BBM. First choice na ako si BBM. Until nagiging second choice na nako si President no. Until na second choice na ako si Lenny. Not President Lenny. Lenny. President candidate. So para sa kuha guys, na grabe. I can't believe na kana ganing mga actually nakita lang ako sa TikTok February no mga I think February 1 kay mautong nag-convince sa ako nga murag wa naman ko gana mag Marcos. So it seems like murag gusto na ako ubalhin pa o kinakampihan na president candidate. So dito ko sa kulay rosas ang bukas. So giseryoso na ako ang pag-convert na ako guys. So it seems like bagong ano na niya siya, fresh start, bagong simula para sa kuha. Muna yung vibe na ako kay Lenny Robredo. Pero para sa kuha, murag
dili pa man to enough ang mga na-achieve ni Lenny Robredo. O, karon na feel na ako. Kay kuan grabe ang pangpadaot. Tama ba na word? Kana ganing, di ba, di naman tama nga mag-splice pa sa nag-video. Kaya kana ganing mga BBM supporters, gihimo nila ang paraan, aron madaog yun si BBM. Kung sakali mapildi si BBM, mayingon sila, ala, kuan na ni, there's something smell fishy. Cheating daw ko, no? So, dili porket mapildig usab si BBM. Cheating na di ay agad, di ba? So, wala po sila yung karapatan mag false accusation. Kaya wala sila ebidensya. Pagkadaog ni BBM, actually, May 10, officially gi-declare kay so para sa ko murag depress ko May 9 sa gabi naanay ano official na partial result. So para sa ko atong nag number 1 si Marcos, number 2 si Robredo, sa ko lang ato na time na depress jud ko kay actually, madala man na siya ampo. Pero kaya lang, ang prayers na dedication para kay BBM, kusog, mas kusog to. Tapos na apay, nag-support kay BBM, religious na organization. Iglesia ni Cristo. Sani ka na? Kingdom of Jesus Christ ni Apollo, ni Pastor Apollo si Kibuloy. Isipon niyo na guys, million-million na sila. Tapos nag-ampo pa na sila na mudaog si BBM. So tungod ato, nagiging, ano na ni, imposible na gud ning, di ba? Pero ang prayers po, para kay Lenny Robredo, kusog-kusog po, di ba? 14 million ang nagboto kay Lenny Robredo. Let's say, sabihin natin, 1 million out of 15 million. Not 14 million pala. 1 million out of 15 million voters. Imagine, gipray nila si Lenny Robredo nga mudao. Pero, nag-work naman po. Kaya isipin mo, number 2 si Lenny Robredo, 15 million ni dako na siya guys. Per side kay BBM, kato ang pinaka-powerful. Diba? So, para sa ko I may tend to, okay, sige, dawato na lang natin yung kamatuuran. Daog naman si BBM. Kay, ang prayers sa mga BBM supporters, kusog kayo. And sabihin natin, okay, out of 31 million voters, sabihin natin, 10 million sa ilaha, 10 million sa BBM supporters nagpray nga mudaog si BBM. Di ba? Kung ma-imagine man lang ninyo guys, di ba? Dako sa diferensya. Wala man dito yung oras, uy, giatay. Mag 4 parts tapos apit na mag-asotso. So tama naman po itong giingon na kusog-kusog ang pinakusog kayo ang prayers para kay BBM at una time. Ako I admit na wala ko nag-pray directly to God na
Lord, unta padaugon nimo sila ni Robredo. Wala na ko na wala na ko wala ko nagpray og ingato. Kay kuan nakasimba-simba mong ko ato between February and May. Pero sa akong pagka-remember, wala ko nag-ampo nga mudaog si Leonel Bredo. Kay kuan, wala po na sa sakuang, wala po ko nag-una-una o ingato. Diba? So, sana man iwa naman tayo oras, guys. Suot akong face mask. Napatay part 2. Thank you for watching, guys. Love you all.